So this is May Castro po, the second generation of Yandoc Woodcraft. Si father, nagsimula po siya 1960s pa po. Okay? So kasama niya yung kapatid niya po. Pero before yan, hindi naman po talaga siya sa wood factory, okay? Sa woodcraft. Nagmason po siya, magganon sa construction, and then he finally landed sa isang woodcraft na nagkaroon siya ng knowledge at nagbukas po sila ng kapatid niya. That was 1960s po. And then, nag-1980s po, in-establish po niya ng father ko yung Yandoc Woodcraft na talaga na ang kanyang buyer ay sa Clark Air Base pa po noon hanggang 1991 eruption, doon na po na nagkaroon kami ng opportunity mag-export sa Korea, and then hanggang nag-expand na po yung business namin. From nandun kami sa old factory, nakarating kami sa bagong factory po ngayon. Passion niya po talaga, passion niya ever since na, kasi mawido siyang tao eh. Siya yung taong inaalam niya. So nung nakarating siya doon, nagustuhan niya, doon pumasok yung idea, kaya niya, kaya niya. So napaka-creative niya kasi, lalo na sa kahoy. Bago talaga siya nag-woodcraft, furniture muna. So yung mga items namin noon, yung mga furniture namin, more on yung machine namin, ginagamit sila sa furniture. Tapos nung huli na lang na doon na kami in-improve, in-upgrade namin yung mga machineries namin para pang woodcraft. Yung location ng aming factory is Maligaya Village. Papasok ka doon. Meron sa dulo noon, merong mga farm. So, Biaya Farm, via Maligaya Village, Dolores, City of San Fernando. Bali, tatlong building siya. Tatlong malaking building. When he started the business, 20 lang yung mga workers niya. Right now, meron kaming 75, more than 75 ang workers namin. Kasi ang mga workers namin, hindi mo sila makukuha sa mga schools. Skilled talaga. Kami nga, halos yung mga worker namin, anak na ng mga worker namin. So, sa murang edad, nakikita nila, natututo sila. Okay? So, ganun ang pagtitrain namin sa kanila. Alam mo yung satisfaction. Satisfaction sa mga client namin, sa mga customer namin. Kasi, yung mga product ng Yandoc ay talagang very complicated sila, no? Hindi kaya ng machine lang. That's one, satisfied customer. Two, yung naibibigay namin yung livelihood sa mga worker namin. Malaking bagay yun sa amin. Okay? Bukod sa nasa-satisfy namin yung customer namin, kailangan sustainable yung livelihood ng mga workers namin. Yung pandemic noong una, hindi kami kinabahan eh. Alam namin mayroong ongoing na sakit, pero since secluded yung lugar namin, dulo kami eh, dulo. Parang wala silang ibang dadaanan, isa lang yung dadaanan nila. So, parang napakalayo namin, unless na lumabas sila, no? Pin-repair namin yung mga tao namin. Ang akala namin talaga, hindi kami tatamaan. Kasi tinamaan kami latter part na lang, which is October 2021. So, yung pandemic sa amin, hindi namin masyadong ininda noong huli na lang. Dahil meron na talagang tinamaan na sa amin na mailan-ilang workers namin. 5 months lang yon, nakapag-ipon kami, na-sustain namin yung needs ng mga worker namin. So, hindi ganun. Sa amin siguro, the company, yes. Financially, yes. The company, yes. But the workers, hindi namin sila hinayaan kasi sila yung makakasama namin eh. Sila talaga yung bumubuhay sa Yandoc Woodcraft.
ang mga challenges ng Yandoc, iisa lang talaga. It's the raw mats, okay? Nung wala ang pandemic, ha, it's the raw materials, ang wood. Kasi kapag umuulan na, mahirap na eh. Mahirap ng kumuha ng kahol. Kaya ang ginagawa namin, nag-i-stock kami. So iniimbak namin para pag tag-ulan, hindi na kami mahihirapan. Ang number one na edge ng Yandoc sa iba, it's nakakagawa ng complicated ang Yandoc na hindi kaya ng iba. Okay? Kayang-kaya namin yan with the highly skilled worker namin. Plus, ma-assure namin yung quality aside doon sa complicated, yung quality namin. Okay? Quality na makaka-travel yung product namin. Kung paano siya kagandang umalis, ganun siya kagandang makakarating sa iba-ibang bansa. Minsan nga, nagbibiroan sila kasi sasabihin nila, pwede bang yung mga buyer, pwede bang mas mababa dito kasi ganito lang ang kaya namin. Kung ano, babaan nyo na lang ng quality, hindi mo naman pwede sabihin sa worker na pangitin mo yung ginagawa mo kasi yun na sila eh. Yun na yung standard nila. Yung magandang yun, yun na yung standard, hindi mo mapapapangit. Bakit pricey siya? Alam nyo, okay lang na prices siya. Kasi, eto naman, ang masasabi niyo sa sarili ninyo, meron kayong contribution sa Mother Earth. Bakit? Biodegradable kasi yung mga item namin. With our product, nasira siya, ibaon mo siya, silipin mo siya after ilan months, wala na siya, naging pataba na siya. Plus, of course, no, bukod sa biodegradable, kaya siya pricey, yung raw mats natin, mataas. Yung wood natin, nanggagaling pa yan sa malalayo. Yes, art form siya kasi minsan akala nila no, machine-made talaga siya. It's not. It's not machine-made. Ang mga machine, gaguide lang nila pero pulso pa rin ng worker namin. Okay? It's a man-made talaga, hindi pa rin siya machine-made talaga. Itong mga to, dumadaan sila sa machine na 6 to 8 machine. Different. Meron lang silang, magkakaiba lang sila sa paghuhulma. Okay? Pag dito kasi, iba yung maghuhulma dito, iba ang maghuhulma dito. Pero the process, dadaan siya sa banso, ikakat siya. Darating siya, malaki siya. Ikakat yung mga yan. Pagkakat niya, ipoform yan. Pagka na-form siya, papantayin yan. Pag napantay siya, doon na siya papasok sa isang machine. Kaya sabi ko sa inyo, man-made siya. So, tao pa rin ang magbuputas nito, ang gagawa, ang magtotorno nito. And then, after nito, dadaan na naman siya sa special machine. Tapos, ida-dry, isa-sander, going to finishing. Dadaan siya dito. So, ika-cut siya. Pag na-cut siya ng ganoon, ipo-form siya ng pangalawa. Tapos, pag ginawa nitong smaller, nagkakaroon na sila ng shape. Dati akong teacher. Lumipat lang ako dito. It's because ang first gen ng father ko, 82 na yata siya noon, 81. So, I was thinking, paano masusustain yung pang-everyday ng parents ko? Kung hindi ako magre-resign at tutulungan sila, it's a win-win decision. Matutulungan ko sila, magkakatrabaho din ako. Sige, itaguyod natin, okay? So ako, wala akong regret kahit na 23 years ako sa teaching. Dep-ed teacher ako dati. Walang regret na umalis ako kasi family ko yon, parents ko yon, at legacy ito ng father ko. Habang binubuhay ko to, buhay ang magulang ko at lagi silang nasa puso hanggat nandito ang Yandoc Woodcraft. Thank you.
kinds of chopping board nandoon. All kinds of bowls nandoon. All products, pag sinabi nating Hawaii, all products like ang shape niya, turtle, pinya, dolphin, meron silang shape, pineapple, ganoon. So, be it a plate, be it chopping board, be it for, ano ba to, sa office, meron. Number one is Hawaii, LA, Korea, Taiwan, Japan, Europe, Latin America, marami eh, Germany, New Zealand, Australia, meron kami. Hindi kami gumagamit ng ibang kahoy. Acacia lang ang gamit namin. Why acacia? Yun ang pinakamaganda ang grains sa lahat ng kahoy. Yun ang pinakamagandang grains at the same time durable. Pag nakita mo siya, napaka-klase ng kanyang dating yung grains ng acacia. Yandoc Woodcraft. Legacy yan, legacy ng father ko. Ang motivation ko dyan, hanggat nandiyan ang Yandoc Woodcraft, andiyan ang parents ko. So, kailangan magtagal pa siya para maramdaman kong andito lang ang magulang ko sa tabi ko. Since legacy nila ang Yandoc Woodcraft. Iniimbitahan ko kayo, come and see, visit us sa Biaya Farm via Maligaya Village, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. May factory po kami doon. As of now kasi wala kaming showroom. So doon po, meron kaming mini showroom doon. Pwede po kayong mag-visit